Ito ang latest update kay Jovelyn Galleno. Kumpirmado ng positive na siya ang Kalansay. Kanina nga ay kinumpirma na ni Sir Rafi Tupo sa kanyang YouTube channel ang naging result ng DNA ng Kalansay na natagpuan kay Jovelyn. Ayon kay Senator Rafi, hindi pa talaga tapos ang investigasyon dahil may mga isinasagawa pa ang NBI upang mas maipaliwanag kung ano ang pagsusulit na ginawa nila. Narito nga ang naging pahayag at kumpirmasyon ni Senator Rafi Tupo. Yung maalaala, pumunta po dyan sa Palawan sa aming pong kahilingan and of course sa kahilingan din po ng pamilya na ni Jovelyn ay para kumuha po ng sample doon po sa natagpuan bungko na sinasabi nga po bangka ni Jovelyn. Nagpalabas na po yung PNP ng resulta sa kanilang DNA test at sinabi nga positive yun ay kay Jovelyn. Now, yung NBI po last week nagsagawa po, nagkuha po ng sample at nagsagawa po ng investigasyon at ito na nga po, meron na pong resulta ang NBI. Although, ang sinasabi po ng NBI, yes, meron ng resulta, but kailangan pa nilang gumawa ng full report. Kasi po, ang NBI, very maselan po sila sa ginagawa po nilang pag-iimbestiga. Alam niyo naman po, ang NBI, through the years, ibang klase po pag nag-imbestiga ito, very in-depth yung ginagawa ng investigation at yung kanilang mga forensic expert, dino-double check, triple check to ensure na yung ginagawa nilang trabaho especially sa pag-DNA testing, ay talagang tumpak. Tumpak na po. Kaya lang, sa reporting, they have to come up a very good, extensive reporting para ma-justify, masabi kung bakit, how did they came up with that kind of report at bakit kung ano may resulta na yun ay nagkaganon. Ito na po. Ang resulta po ng NBI, doon po sa ginawang pag-testing nila, doon sa natagpuan bungo dyan sa puerto na sinasabi, ay kay Jovelyn na sinabi po ng PNP ay positive kay Jocelyn ay Jovelyn sa NBI ang sabi po partial po result ay unfortunately po nakakalungkot positive po kay Jovelyn. Yun po ang ayon sa report ng NBI. Si Leobert po at si Jovert ay nag-undergo na po ng polygraph test. At yung resulta po niyan ay lalabas next week. So siguro po by next week, malalaman na po natin resulta ni Jovert at saka ni Leobert yung kanilang result sa pagpo-polygraph test. And kasama na rin po yung report ng NBI tungkol po doon sa naging positive result. Okay? Sa DNA test ng bangkay na sinasabi kay Jovelyn. And then they will explain to us kung yung prosesong ginawa nila and how they came up with that result. Kakausapin po natin si Mary dahil talagang nakatutok po si Mary from day one up to now. Mahigit 2 linggo na po si Mary sa Palawan, sa Puerto, kung inyo po mapapansin. Medyo tumataba-taba na si Mary. 1 month nga, may, idol ko. Sabihin, malusog siya. Hindi natin siya napapabayaan. Mary, ano may yes report mo sa amin? Pumunta dyan yung NBI, nag-conduct ng polygraph test. Isinilalang yes sa polygraph test si Jobert sa si Lobert, tama? Opo, yes po sir, kahapon po ay naparito po ang NBI polygraph team po ng Manila para yun nga po isagawa yung polygraph examination dito kay Leobert and Jovert po. At ngayon po, nasabi rin po ng NBI sa atin na meron ng araw po resulta but they don't want to release any official result po hanggat wala yung ating investigative report po. Doon, i-explain nila yung proseso ginawa nila sa pagkalap ng sample doon sa bungo na natagpuan, sa scale na natagpuan. And then, sa report na yun, sasabihin nila yung proseso and then anong nangyari doon sa proseso and how they came up with that result. Yun yun, tama? Yes, now, tama po. Now, habang kinukunan ng lie detector test yung dalawa, nandun ka ba, present ka ba? Nung nagbasa po ng waiver, yung NBI nandoon po kami and then yung pagkakabit ng mga aparato, present po kami doon. Pero yung the entire procedure po, yung pagtatanong sa kanila, ipinalabas muna po kami dahil yung request din po ni Leobert, nakumbaga yung polygraph examiner lang po and then yung mismong participant. Okay, understandable yan. Okay, kasi doon sa proseso, dapat yung technician lang and then yung subject ang nasa loob ng isang kwarto
at habang ginagawa yung proseso sa polygraph test. Proseso, tama lang yun. SOP yun. Ang gusto ko lang maalaman sa'yo, sa facial expression ng dalawa, sino ang mas confident sa kanila? Si Jobert kasi, ito yung supposed to be na nanaksak. Si Jobert yung nasaksak. Nag-away sila at nasa ospital. Sino dun sa dalawa ang sa tingin mo very confident yung demeanor, yung itsura, yung pananalita bago maganap yung polygraph testing? Si Jobert po ay mas confident kasi dito kay Jobert kasi ayun nga, siyempre po, as a reporter, kailangan ko rin makita yung kanilang mga reaksyon. And si Jobert po, napansin ko, medyo nanginigas na nalalaki yung kanyang mga bata during the polygraph examination. And then si Jobert naman po, ay kalmado lang po siya. And wala, hindi ko okay. Po rin nakitaan ng pagkakaba. Well, yung sa atin ay opinion lamang. Pero